Real talk lang po tayo dito mga idol. So, kilala mo ba talaga si Casimero pag lumaban sa Lona? Yan ang ating pag-topic mga idol. Dahil po ay marami nagsasabi na mahina na daw si Cuadrolas Casimero. So, marami din nagsabi na kailangan palitan si Coach Jason Casimero. At good news din kasi Casimero ay magti-training na sa bansang bansang USA, no? Sa Amerika na po, magti-training siya alas. So, sa pagkakalam ko, mayroon natang kalaban si Champ. Pero, gaya na sinasabi natin mga idol, talagang humihina na ba talaga si Cuadros kasi. Pero baka naman baka strategy lang naman. So, dito po natin malalaman sa ating mga boxing fans kung ano ba talaga ang inyong mga komento. Ano ba talaga ang inyong mga nakikita kay Champ Casimero? Kung kilala niyo ba si Champ Casimero pag lumaban sa Lona, no? Kasi ito pangalanan po natin. Dito kay Pao Salud, sinabi niya talaga dito na wala na kung hindi daw magpalit ng coach daw si Cuadros Casimero at si Jason lang pa rin ang nagti-training sa kanya, baka daw mawala na po ang karera ni Cuadros Casimero. So, agree ba kayo dyan mga idol? Dahil halos karamihan po mga idol kailangan daw, no? Palitan si Coach Jason. At narinig po natin dito mga idol ni Champ Casimero na sa training nila o doon na sa US ang training nila, magkakaroon daw sila ng strength conditioning coach. So, oo. So, siguro may madagdag na. May madagdag lang na yun nga, coach, strength conditioning coach ni Champ Casimero. Kasi kailangan naman talaga yun mga idol. Para sa akin naman, bilang isang ano, ay kailangan talaga yun. So, we provide, no? Provide din talaga ng promoter at saka provide din talaga ng promoter at saka manager yan. Oo. Kasi kung si Champ Casimero ang mag-provide yan, grabing lugi naman, no? Lugi ang boxidor nun. Magkano ba yung bayad yun? Ilang porsyento ba yun sa strength conditioning coach sa laban? Si Coach Jason, nandyan pa rin yan. No? Nandyan pa rin yan. Kasi sa totoo lang mga idol, wala pong gaya po na sabi ni Sir Stephen Lunas, wala pong makakatagal po kay Champ Casimero pagdating sa meets. Nandyan pa rin si Coach Jason. So, dagdagan lang po ng strength conditioning coach. Ganun naman talaga. Ganun naman talaga ang dapat gawin ng manager at saka promoter. Kagaya dati, no? Ganun naman din eh. Ganyan lang, kung cargo ni Champ Casimero ang strength conditioning coach, medyo malaki-laki din. No? Dapat ano, ilang porsyento yun, okay lang. Kasi pag-aanuhan naman nila yun eh, pagkatapos ng laban, bayad sa promoter, bayad sa manager, bayad sa coach, 10%. Kung may cut man, 3%. O magkano sa manager, 33% ata sa manager eh. No? 33% sa manager, 3% sa cutman, 10% sa tawag dito. 10% sa coach. So si Coach Jason naman, hindi tatanggal niyan. Kumbaga nandyan pa rin niya kasi siya kasi ang nakakapag-ano ng pag-meets ni Champ Casimero. Kasi yung iba kasi, kung iba kasi mag-meets ni Champ Casimero, mangyayari kasi, oo. Kumbaga, wala kasi makakatagal kay Champ Casimero pag mag-meets kasi kawawa talaga. Sa totoo lang, naawa din ako Coach Jason eh kasi minsan napipilayan yan siya kasi malakas talaga ang suntok ni Champ. No, pero tinitiis niya kasi siyempre trabaho din niya yun eh. Oo. 10% at siyempre at nagtatrabaho naman si Coach Jason. However, hindi po natin isisi Coach Jason kasi mayroon naman silang manager at saka promoter eh. Sorry ah, mayroon silang manager at saka promoter. So, kung ano po ang manager at saka promoter, susundin naman nila eh. Si Coach Jason, taga-meets siya. Siyempre kung
kung ano ang pinag-usapan nila ni Cham na ito yung style sa pag-ano. Kasi si Cham kasi meron kasi mag-iiba kasi yung laban niya kay Idol. Iba-iba kasi yung style ni Cham kasi meron pag lumaban. Sa totoo lang, minsan doon na nag-a-adjust si Cham kasi meron during sa laban. Kaya minsan masasabi natin, "Uy, ano bang nangyari kay Cham?" Pero ganun talaga si Cham kasi meron dati pa. Kahit panoorin niyo po yung laban niya. No? Ako natutuwa din ako, talagang sobra po talaga ang nagmahal kay Cham, no? Maraming nagmamahal kay Cham. No? Andrab, shout out sa diyan. Sobra maraming nagmamahal kay Cham. Oh, eh nakaganda kay Cham kasi meron, nakikinig naman si Cham kasi meron. Gaya sinabi niya, sa US naman daw ang kanilang training, kukuha sila. So, siguro napag-usapan ng promoter at saka manager na kailangan kumuha. Dapat naman talaga mga idol na kumuha talaga ng strength conditioning coach. No, mayroon pa nga tinatawag yan na tawag dito. May mga additional pang coach yan na mag-a-advise. No? Gaya ni Manny Pacquiao. Basta malalaking laban na mga idol. No. Pero nakita naman natin sa laban ni Cham Casimero mga idol. No? Sa mga hindi po satisfied sa laban ni Cham Casimero, siguro po mga idol, nag-i-expect po kayo na 2 rounds, 3 rounds ay talagang si Ogoni matatalo na. Kasi nga, sabi nga nila, itong si Ogoni daw ay semi-retired na. Jans Daily, shout out sa Jan. Good morning sa Jan, ma'am. Mazino, shout out sa Jan, idol. Paul Espinosa at siyempre Handrap Boxing, shout out sa Jan, idol. Good morning. Yung pumablog ni Jason nga lang nakakapag pasama sa kapatid niya ang daming maling sinasabi. Well, sa about naman sa ganun na Mazino, mayroon naman silang manager eh. Dapat magiging responsibility po sila doon. Magiging sila doon. Kasi napaka-importante doon, no? Mayroon naman silang manager kung pinapayagan naman ng magiging responsible po sila sa pagharap ng media kasi siyempre Coach Jason and Cham Casimero mga ano na yan ika nga kung sa ano pa mga artista yan sila eh inaabangan talaga ng mga media yan inaabangan talaga ng mga vlogger dapat sila mayroon talaga din silang adviser no para sa akin no mayroon talaga pagsalita din hindi lang basta-basta kasi siyempre dapat nag-iingat din para sa akin no? May mali man o hindi dapat talaga may tagapagsalita sa kanila no Papa D shout out sa Jan Yans shout out sa Jan Ma'am Yans at kumusta po good morning Ohayo gozaimasu from Japan Mama Yoshi Ginads, Papsi Kultura at Sir Mark Relio, siyempre. Siyempre ang TBP, Trisho Boxing Promotion, OE Sign Boxing Promotion. So mayroon naman silang mga, mayroon silang promoter, mayroon silang manager, ay for sure mayroon naman silang advisor din. So kung ano ang dapat nilang punahin or whatever, sa kanila na din. Tayo mga boxing fans, manood lang tayo at siyempre tayo, ako bilang isang taga-host dito, napapag-usapan din natin about naman sa boxing. No? This is about sa boxing. About naman sa personal, hindi po ako masyado mangingialam dyan. Pero about sa boxing, no? About sa magandang ano ni Cham, maganda din na talagang magkakaroon ng strength conditioning coach. No? Kung ano ang dapat na baguhin kung sakali man na hindi na satisfied yung manager at saka promoter, ay kailangan na magbago kunyari. Kung hindi sila satisfied, ha? Baka po, nag-expect po sila ang promoter o lahat ng tao na 1 round lang po. Pero tandaan natin mga idol, Cham Casimero, never po yan na nanalo ng 1 round lang or something ganun. Hindi. PJ, shout out dyan sa part sa Facebook mga idol. PJ Dizon, shout out. Tama, dami nilang sinasabi negative kay Alas pero hindi nila inisip bakit takot.
labanan si Casimiro ng mga mandirigma. Ayong. Yan nga mga idol. Natatawa naman din ako sa iba nating mga, siyempre, siguro, ano, one of the reason bakit po ay ganun na lamang ang mga komento ng ating mga boxing fans, no? Lalong-lalo na yung mga solid supporters, yung mga, siyempre, nagmamahal kay Champ. Marami talagang nagmamahal kay Champ kasi meron. Yung mga iba dyan na haters, mga beaters, sobrang pagmamahal nila kay Champ kasi meron. Kasi nararamdaman naman natin eh. Oh, wag po nating isisi kay Coach Jason mga Lodi ha. Kasi unang-una, malaki po ang naiambag ni Coach Jason dyan. Kasi sa pag-mimits pa lang mga idol, mahirap pong kumuha ng mag-mimits kasi malakas po ang suntok ni Champ kasi meron. No? Nagtrabaho naman si Coach Jason. So, yun nga mga idol, no? Napakagandang balita po kasi. Wag na nilang intayin ang fight bago bumuo ng team. Hindi na darating ang panahon yan. Well, ganito kasi mga idol, no? Buti pa kayo, may mga channel. pero pag siniseryoso mo kasi yung hand drop, malupit ang yung mga ano, malaki, magaling ka sa mag-narrative. Seryosohin mo hand drop. Idol. Wala lang. Ano lang naman tong channel natin eh. Ano lang. Pampalipas oras lang naman. Kung may time naman tayo. Well, mag-upload tayo. Sports Big, shout out si Jen. No? So, dito po mga idol, marami nagsasabi na ito, no? Ito yung topic natin. So, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. So, umpisa na po tayo mga idol. So sa mga bago natin dyan, huwag kalimutan mga idol, mag-like and subscribe naman kayo mga idol at pakishare na rin ang ating beat. Pakishare na rin ang ating live mga idol. So, ang ating pag-uusapan mga idol, Champ Casimiro humihina na daw. O, pag humihina na si Champ Casimiro, well, anong gagawin nyo? Ilaban ninyo ang inyong mga alaga. Problema kasi takot din eh. Sige, problema. Pag may business ka, idol, focus kung saan ka mas komportable, idol. Ako naman, pagkatapos ng trabaho, tsaka naman ako mag-live or magko-content, gano'n. Mas sa trabaho, focus tayo sa trabaho. Pagkatapos ng ganitong oras din po. Nag-live, kahit mga isang oras, okay na. Ako idol sa mga ano, sa mga hindi po na satisfied sa laban ni Champ Casimiro. Talagang hindi kayo masatisfied. Bakit kamo? Talo eh. Talo ang pumusta. Dahil ang pinustahan nila round 2 at saka round 3. Kasi ang nangyari kasi mga idol, mayroon kasi tinatawag tayong si Champ Casimiro kasi nakapusta kasi ng round 5. So kita natin sa round 1, binanata ni Champ Casimiro. Sa round 2, nakita na niya ang kahinaan ni Ugoni, so pa-chill-chill na lang siya. No? Pinagod niya si Ugoni. Sa round 2, nasibay the bill pa ngayon. Eh. At anong round ba yun? Round 1 o round 2 ba yun na knockdown si Ugoni? Kaso lang, hindi binilangan. So, in round 4 mga idol, sa round 4 ay andun, no? Tinatry na ni Champ Casimiro na talagang gugulpihin na. So, ang nangyari naman kasi idol, nagkaroon kasi ng hitbat. Ako naman idol, no? Ako naman na Alberto Rivera. Ako para sa akin, malaking tulong si Coach Jason kay Champ Casimiro. Hindi po kasalanan ni Jason yan. Actually, hindi naman natalo si Champ Casimiro eh. Okay naman ang performance niya eh. May plano lang sila. No? May mga plano lang sila. May mga plano lang. Malaking tulong si Kuya Lod kay Champ Casimiro.
magdagdag sila kung sila, guys, hindi po natin intindihan, mayroon pong manager at saka mayroon promoter. Diba? Sino nga dapat ang magbibigay ng strength conditioning coach? Diba? Si Kuya Lutz po, si Coach Jason, eh, nagmi-meet siya. So, siya lang po ang talagang makakatagal kay Champ kasi meron pagdating sa meets. Oo, totoo yun. Kasi, si Champ kasi meron kasi pag mag-meets na, walang ano eh. Kung baga walang pigil-pigil, hindi magpigil. Pero pagdating kasi sa ibang mag-meets, nagkukontrol si Champ kasi meron kasi baka mabali pa. Mabalian, madisgrasya yung nag-meets. At saka, matagal na yung laban ni Champ Casimiro ganyan ng style. No? Kung talagang hindi sila satisfied, palagay natin, ang promoter, ang manager, di magbigay sila ng strength conditioning coach, ano problema? Ba't isisi sa isang kapatid na malaking tulong para sa akin? At about naman sa mga training ni Champ, pinapakita naman niya, nagtitraining siya. Halos araw-araw. Halos araw-araw makikita natin yung naglalay. Nagtitraining, nagtijogging, nagmi-meet sila. Diba? Okay lang sana, nung lumaban si Champ kasi mayroon na uguni, wala talaga. Lupay-pay, hindi makatama, wala lahat. Pero nakita natin. Ako, malaking duda ko dyan eh. Yung mga anlakas mag-iingay, yung malaking channel, talo yan. Talo yan sa third round or two rounds. Pumusta yan sila. Pumusta yan sila. Diba? Hindi nyo binabas ang ano, magkano balato sa iyo ni Boy Visa? Bro, Marco, hindi ko kailangan ng balato, bro. At unang-una, hindi kami ano ni Jason sa Messenger, ano, Marco. Ay, ito, Marco, palagay natin, oh, si tanggalin si Coach Jason. Gusto mo, ikaw yung mag-meets ni Jason na ni Champ Casimiro, Marco. Ang balato-balato ka dyan. Alam mo, Marco, masyado lang kayo ano kayo ni Jason. Ayun, yan ang sinasabi ko, Oragon. Kung sila, deny pa mo. Anong deny pa mo? Gusto mo? Anong deny pa mo? Kilala mo ako? Kilala mo ako, Marco? Para makapagsabi ka na binaratuhan ako ni Coach Jason. Anak ng tinulang manok ka. Balato daw. Alam mo kasi Marco, kung kulang, kung hindi satisfied ang promoter o manager, eh magdagdag sila. Diba? Magdagdag sila. Anong idagdag nila? O, strength conditioning coach, di magdagdag sila, ano problema doon? Di ba? May promoter at manager yan. Di ba? Sabihin nyo siguro, Marco, nakapusta kayo sa round 3. O, yan ang totoo. Malaki ang pusta nyo sa round 2, round 3. O, ngayon, ayong mga haters, malaki ang pusta nyo sa round 2 at round 3. Kasi iniisip nyo kasi, si Champ Casimiro, round 2, round 3, tapos na yan kasi si Uguni, para sa tingin nyo, uhugin lang. Oo. Kung marunong kayong pumusta, nakita nyo naman ang laban ni Champ Casimiro, last laban niya, kay Pilipos, na umabot sila ng 12 rounds. Diba? O ano? Ano gagawin niyo? Eh, pumusta kayo ng round 2 eh. Round 3. O di,
talo kayo. Okay lang sana kung natalo si Casimero. Tapos, lupay-pay si Casimero, wala talaga. Nakita mo talaga na pagsak, tikio. Anak ng tinolang manok. Round 1 up to round 4 Partida, nilagnat pa yan. Partida, masama pa ang pakiramdam ni Casimero. Hindi ko alam. Hindi ko alam mo kung saan yung nakita niya si Chef Casimero. 1 round 2, round 2, tapos na. Maraming laban si Chef Casimero. Nanghahaba. Si Franco nga eh. Lumaban sila, di ba? Lumaban si Franco at saka si Chef Casimero. 12 rounds umabot. Tsaka niya natikio. Di ba? Pusta pa mo. Oh. Ang iingay yung isa dun eh, no? Oh. Nilagnat si Casimero. Sinabi ni Jam Casimero masama ang kanyang pakiramdam. Pero hindi excuses yan. Kasi ang excuses kasi, kung natalo ka, hindi naman talo si Casimero. Bakit? Natalo ba? Bakit hindi kayo nag-iingay, yung sa kabila? Sa kabila, hindi kayo nag-iingay doon. Hindi pa nanalo ng world champion yun. Alberto Rivera, sa totoo lang, huwag kayo ako ha, ito ha, isa ako sa mga ano, na may laban si Casimero kay Inoue. Content creator ako. Pero kung titingnan mo, yung ticket daw si Ugune para makalaban si Inoue, los-los. Si Inoue, lalaban kay Casimero, ano, tinulang manok. Ito, pagkatapos ng laban ni Inoue dyan, kung manalo siya kay Tapales, for sure, aakyat yan. Lalabanan yan si, sino? Rubisi Ramirez. Pero siyempre, nandito tayo sa hype eh. Kasi kung ako ang promoter at manager, hindi ako papayag ah. Kung si Jason lang ang magti-training, kailangan ng full purse yan kung gusto mo ano. Eh. Ginawa naman ang trabaho ni Coach Jason eh. Nag-meet siya, inaano niya. Tapos sasabihin niyo, hindi naman papalitan. Dagdagan lang. Dagdagan yun. Dapat yun. Pero siyempre, si Ugune ang kalaban eh. Kasi kung ikaw ang manager at ikaw yung promoter, oh, ika nga, yung manok mo, anong gagawin mo para manalo sa derby? O di anong gagawin mo? Ikaw may ari. Alam nga naman, ang manok mo ang maghahanap ng ano mo, oh, pagkain at inumin para ipakain sa iyo at tinola. May manager ka nga at promoter, di ba? Para kayong mga ano, yung alam mo 'yon, yung isa diyan, yung malaking channel, ayoko na lang pangitin, no. Parang iwan. Wala namang alam sa boxing. Hindi naman nag-boxing. Nung naghawak ka ng gloves, hiningal ka agad eh. Alam nyo, si Casimero, malupit yan. Stylish boxer yan. Ganito kasi, no, kung kayo ang boksingero, ganito yun. Magpa-pretend kayo na mahina kayo para mag-open ang depensa ng kalaban. Ha? Kung ikaw, wala kang isip na bilang isang boksingero, si Casimero, ibahin mo po. Ibahin nyo si Casimero. Kayong nagda-down ni Casimero na this is about sa boxing. Kasi wala kong pakialam po sa personal nila. Dito, about lang to sa boxing. Casimero, napakatalinong boxer yan. Napakatalino yan. Alam mo bakit? Pagtingin niya na hindi niya kaya at hindi niya kaya talaga, kagaya ni Militani. Yung laban niya, para hindi siya magbugbog, nung laban niya, yung taga-Africa, umayaw na siya.
umayaw siya. Kasi alam niya sa katawan niya na